Hello guys, konnichiwa. Ngayong araw naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumamit ng Xerox machine dito sa Japan. Ngayong araw kasi magpapaserox ako ng mga documents, passport, and then SS card, ating, ito, license. License ko, and then my ID. My residence ID here in Japan, so papaserox ko siya. And then, my contract. So, kaya ako siya ipapaserox kasi kailangan naming mag-asawa sa Pilipinas. May pagkagamitan kasi kami. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gumamit ng Xerox machine. Tara, samahan nyo ako. Bale, ang Xerox machine nga pala dito sa Japan, matatagpuan nyo sa mga convenience store gaya ng 7-Eleven, sa mga supermarket, sa mga mall. Andyan lang lahat yan. So, hindi ka gaya sa Pilipinas. Sa kanto-kanto, pahit ka pa silang sa Xerox doon. So, dito wala. So, maghuhulog ka lang ng coins, ikaw nang bahala. Mag-Xerox. Kung anong gusto mong Xerox, kung print. Bali na kapag-hulog na ako na 70 yen na hulog ko. Ngayon ako na 190 yen guys. Tapos ito yan. Ito na mag-iing nga document.
tapos to passport. Kaya na yan. Papunta dito. Patanggan dyan. Tapos so guys, request ko yung black and white lang or full color. Full color ang hindi ko kanina, hindi lumabas. Tapos ko set ko lang yan. So, ito lumabas color siya guys, color yung lalabas pagkakas hindi yung color. Pag hindi ko naman yung black and white, so yan black and white ang lalabas yan. Guys, tapos na tayo ng serok. Sana mo yung pinaserok ko. So, bali yung gati kasi, yung iba, pinaserok ko na kahapon. Ito lang naman siguro yung color. Natry ko pa yung iba guys. Natry ko pa yung one ko. ID card. Ganun siya. May alien card, may license, and may SSID. So, ganun lang guys. Ganun lang kadaling gumamit. Ganun lang paggamit. Kung medyo pangit yung video ko, hindi ko magalang.